Ni Felipe, lumapit ka at makisakay ka sa karwahing ito. No? Sinabi ng Espiritu kay Felipe. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta. At sinabi niya, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? So ito pong si Felipe na isang diakono, mga kapatid, ay narinig niya ang tawag ng o ang utos ng banal na espiritu. Na ano po ang utos sa kanya? Siya ay lumapit sa karwahe dahil meron doon na isang eunuch na nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos sa aklat ng propeta. Dahil sa panahon po noon, mga kapatid, ang talagang gospel sa Old Testament ay ang aklat ng Isaiah na patungkol sa ating pong Panginoong Jesus. So yung eunuch, ang eunuch ay isa sa mga mayayamang tao sa panahon na yun. Kapag ka sinabing nakasakay sa karwahe, eh hindi basta-bastang tao yung nakasakay sa karwahe na yan. Kumbaga sa ano, sa panahon natin, meron siyang kotse at meron siyang driver. So itong eunuch, nakasakay sa karwahe na meron siyang ano, meron siyang taga ano ng kabayo. Yung eunuch kasi, siya yung bantay ng reyna. Kaya tinawag na eunuch, sila yung mga kumbaga sa aso, kinapon. Mga ganun yan, yung eunuch, kinapon. Bakit? Bantay ng reyna eh. Para hindi sila magkain laban at alam nyo na, kaya kinakapon yan yung mga eunuch na yan. Pero napakayaman yan. At maraming mga pribilehiyo. Kasi bantay nga ng reyna. Magagaling makipaglaban yan. At narito, isang elite yan eh. Ibig sabihin, sa panahon nila Felipe, elite people yan. Elite person yan, yung eunuch na yan. As sabi ni Felipe, sumakay siya sa karwahe, pinasakay naman siya. At sinabi, naunawaan mo ba ang binabasa mo sa aklat ng Isaiah? Ano ang sagot ng eunuch na ito? Siyempre, sang-ayon sa kwento, mga kapatid, ay hindi po naunawaan ng eunuch yung kanyang binabasa unless na lang may magpaliwanag sa kanya. So, tignan natin yung punto dito ng ating pong devotional. Tatanggap tayo ng kapangyarihan. Sabi dito, ang Diyos ay tumitingin pababa mula sa kanyang trono at nagsusugo ng kanyang mga anghel sa mundong ito upang makipagtulungan sa mga nagtuturo ng katotohanan. Basahin ang tala ng karanasan ni Felipe at ng eunuch. So dito po mga kapatid, isang sa napakagandang punto ang ating pong Panginoong Diyos na mula doon sa langit ay ipinapadala niya ang mga mangangaral. So mula doon sa langit mga kapatid, ang ipinapadala niya ay kayo at ako na nangangaral ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. At dito po mga kapatid ko, no, ay ating pong tinitignan. Nasabi dito, pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, ayan, tumindig ka at pumunta patungong Timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Hindi natin malaman kung anong lugar yan, no? Basta papuntang Timog sa Jerusalem sa Gaza. Maaring sa isang baryo, sa isang bayan, pinapupunta itong si Felipe at ito inutos ng ating Panginoon. So ang ating Panginoong Diyos ang nagtatakda sa mga tao kung saan sila pupunta at mga ngaral. Yan. Kaya nga, kung saan tayo naroroon ngayon mga kapatid, yan yung ating pwesto, yan yung ating mission field. Kaya kung titingin kayo sa paligid, sila ang ating mission field mga kapatid, yung mga tao na nariyan, na dapat na nakakapakinig sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. So sabi dito, ito'y isang ilang nadaan, o ilang nadaan, ibig sabihin walang kabahayan, at tumindig nga siya at umalis, may isang lalaking taga Ethiopia, isang eunuco at tagapamahala ni Candace, na reyna ng mga taga Ethiopia. So ibig sabihin, ito'y na nga yung sinasabi natin, no? Reyna ng Ethiopia, yung pong kanyang pinaglilingkura, itong eunuch ko. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Aba, grabe. Kung namamahala ng buong kayamanan ng buong reyna, eh gaano siya kayaman, di ba? Naaambunan siya ng kayamanan, di ba? Ang eunuch ko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Yung panang purpose, ano, itong napakayaman na tao na ito ay sumamba, pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaias. So titignan natin dito sa punto na ito mga kapatid. Yung pong eunuco ay hindi pa lang siya papunta para magbasa, magsumamba, kundi tapos na siyang sumamba
At binabasa niya pa rin ang salita ng Panginoong Diyos. Tayo kaya mga kapatid, ng mga mananampalataya, ng mga Adventists o mga Christians, kamusta kaya tayo after na sumamba? Binabasa pa rin kaya natin yung Bible o yung hindi na book ang binabasa natin kung Facebook na ang binabasa? Pagkatapos natin sumamba, yari na ang pagsamba. Eh, di gawin natin ang lahat ng gusto natin gawin. Pero itong Yunuko, kung sa bagay, sa panahon niya, wala namang cellphone pa noon, di ba? Wala pa namang cellphone o Facebook pa noon. Kaya pagkatapos niya na sumamba, wala siyang choice kundi magbasa ng Biblia. At take note mga kapatid, karwahiyan mo. Eh, kung ang daan nila medyo bako-bako. O sabihin na natin dahil karwahi na, high-tech na, meron na sila mga magandang kalsada, karwahi pa rin yan. No, hindi ang katulad ngayon sa mga sasakyan na may suspension, na malambot, na maganda ang pagtakbo. Eh, ngayon nga, yung mga sasakyan na maganda pa rin yung takbo, may uga pa rin eh, di ba? Eh lalo na sa karwahe, nagbabasa ka ng Biblia doon, masyadong ano yun, matagtag yun. Pero pinagtsatsagaan niyang basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa aklat ng Isaiah. Sabi dito, nagpapakita ang pangyayari ito ng pagmamahal na mayroon ang Panginoon sa lahat ng isipang handang tumanggap ng katotohanan. Kita natin kung gaano kalapit ang paglilingkod ng mga banal na anghel sa ugnayan nito sa gawain ng mga lingkod ng Panginoon sa mundo. Napakaganda palang malaman yan mga kapatid ko, no? Na yung palang mga anghel ay malapit sa ating mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, nagpapahayag ng mabuting balita. Malapit pala ang mga anghel sa atin. At itinuturo tayo kung saan tayo dapat na mangaral at kung sino ang dapat nating kausapin. Ayan po pala mga kapatid ko, no? Ang Diyos ang naglalagay. Kasi alam ng Panginoon kung saan ka mag-grow. Alam ng Panginoon kung saan ka sa magiging maligaya, magiging mapayapa ang iyong buhay sa pangangaral. Kaya napakaganda na tayo ay maglalaan din ng panahon sa pangangaral. Dahil siguradong kung tayo ay maglalaan ng panahon para mangaral, siguradong ang anghel ng Panginoon ay malapit sa atin. At syempre ang Panginoong Diyos din ay nakatuon sa atin, nakafocus sa atin, at tayo ay ginagabayan. Grabe, no? O, yan po ang sinasabi dito sa ating devotional. Sabi dito, ang pasanin ay naibigay kay Pilipe para pasukin ang mga panibagong lugar, para buwagin ang sariwang lupa. So dito, si Pilipe na isang diakono, ay isang church planter, mga kapatid. Ano? So isa siyang talagang nag-church plant kasi bago panibagong lugar eh. Sariwang lupa eh. So, sino ba si Felipe? Isa ba siyang elder o pastor? Hindi. Siya isang diakono. No? Isa sa mga gawain pala ng mga diakono, hindi lamang taga-kolekta ng offering, tithes and offering, o hindi lang taga-ayos sa sira ng mga ng church. Hindi lamang yun ang gawain ng diakono, kundi ano lang yun, sideline lang yun sa ministry. Ang talagang pinaka-main na ministry ng isang diakono, ayan nga, ang pumasok sa mga lugar na sariwa. No, ibig sabihin eh, isang church planter ang isang diakono katulad ni Felipe. Naghahanap ng ibang lugar na po pwedeng pagministrihan. Yan po ano? Yan po ang dapat nating tatandaan dito. Napakaganda example. Ang utos ay ibinigay sa kanya ng anghel na nagbabantay ng lahat ng pagkakataon para dalhin ang mga tao sa paikipag-ugnayan sa kanilang kapwa-tao. Sinugo si Pilipe para pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan, sabi sa verse 26. So, ulit na rin yung binasa natin na yun. Nagdala ito sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa isang maimpluwensyang tao na kung mababago ay ipapahayag sa iba ang liwanag ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ang magandang panalangin ay hindi yung sa Panginoon, marami sa nawa kami mapabautismuhan. Maganda rin naman na panalangin yun. Pero pinaka the best na mapanalangin, maipanalangin, Panginoon, ituro nyo kami sa mga tao, tamang tao na naghahanap ng katotohanan. Kasi nga, kung tamang tao at naghahanap din ng katotohanan yung mapupuntahan natin, ay magiging katulong din natin yun para mangaral. So siya ay magiging disciple. Hindi katulad ng pinilit mong bautismuhan, sunduin mo pa, magsimba. Oh, sunduin mo pa, yakagin mo pa. Hindi eh. Hindi siya magiging disciple. Hindi siya yung isa rin na mangaral. Kundi pati siya mission field pa rin kahit na tumanggap na sa ating Panginoon.
Pero maganda rin naman yun na nakaalam siya ng katotohanan. Pero the best na maipanalangin natin, makatagpo tayo ng mga katulad nito ng mga yunuko na malakas ang impluensya, naghahanap talaga ng katotohanan, pagkatapos magiging disciple natin. Magiging disciple ng ating Panginoon upang mangaral din ng mabuting balita. Ayan, sabi dito, sa paggawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Pilipe, nakumbinse ang lalaki sa katotohanan at nabago at nabautismohan. So dito mga kapatid ko, no, si yung yunuko ay sumasamba na. Pero sabi dito, nung malaman niya yung katotohanan, nabago at nabautismohan. So dito mga kapatid, sa panahon natin, marami ang mga nasa ibang denominasyon na talagang sumasamba sila. Pero hindi ko mo sumasamba ay nalaman na nila ang katotohanan. Kaya nga po tayo ay nananangaral pa rin. Bakit? Dahil mayroon katotohanan na dapat na malaman nila. Katulad yan, marami mga tao ang naniniwala na kapag ang tao ay namatay, napupunta na agad sa langit. So hindi na naniniwala sa second coming. Dapat na malaman ito ng mga tao na merong ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon para mabago at mabautismohan sila, katulad ditong yunok nito. Sabi dito, siya ay tagapakinig sa malaking daan, isang taong may mabuting katayuan na magbibigay ng malakas na impluwensya para sa katotohanan. Kita nyo na, ang ating Panginoon talagang kumakamada yan. Ano? Alam niya kung sino yung mga maimpluwensya ang mga tao para nang sa ganoon yung salita ng Diyos maipakalat ng mahusay. Pero hindi basta-basta namimili ang Panginoon na maimpluwensyang tao, kundi yung mga tao na maimpluwensya at talagang willing na tanggapin ang salita ng Diyos. Alam ng ating Panginoon kasi ang puso ng bawat mga tao. Kaya tayo mga mangaral, ating laging idadalangin yun, Panginoon, ituro niyo po ako kung sino ang dapat kong pangaralan. At talagang makikita po yung magiging disciple po na inyo pong inihandang puso. Kasi ang Panginoon ay naghanda na ng mga puso dyan eh. No? Na kailangan na lang natin mahanap sila. Yung mga tupa ng Panginoon, di ba? Yung binanggit ng ating Panginoon. Nung siya ay nandito pa sa lupa, na sabi niya, ang aking mga tupa ay dumirinig ng aking mga tinig. So yun pala yung magandang panalangin natin na, Panginoon, no? Ituro mo sa amin ang iyong mga tupa at amin pong silang pangangaralan. So napakaganda. Sabi dito, ngayon gaya noon, naghihintay ang mga anghel ng langit na mag-akay ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Ipinakita ng anghel kay Pilipe kung saan hahanapin ang taong ito na talagang handang tumanggap ng katotohanan. Yan ang maganda. Makahanap ng mga taong handang tumanggap ng katotohanan. Kaya sa pangangaral natin, kung hindi sila yung mga inaralan natin, kung hindi sila magpabautismo, eh hindi tayo dapat malungkot. Bakit? Hindi sila yung mga nakahanda para tumanggap ng katotohanan. Meron at meron yan, hindi pa natin natatagpuan. Kaya go lang tayo ng go. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Ayan, ano? Huwag tayong panghihinaan ng loob. Lakasan natin ang ating loob. Bakit? Bakit mga kapatid? Dahil makikita rin natin yung mga tupa ng ating Panginoon na nandyan lang pag-alagala. No? Kung hindi tumanggap, eh di ayaw. Hindi kasi yun yung tupa ng ating Panginoon. Di ba? O, sabi dito, at ngayon ang mga anghel ng Diyos ay papatnubayan sa mga hakbang niyaong mga manggagawang papayagan ang banal na espiritu na pakabanalin ang kanilang mga dila at dalisayin at padakilain ang kanilang mga puso. So dito po mga kapatid, ano, ang banal na espiritu, ang anghel, ang banal na espiritu, ang third person of the Godhead, ano daw yung kanyang papakabanalin? Yung ating pong mga dila at dadalisayin ang ating pong mga puso sa pangangaral ng mabuting balita. Ayan, napakaganda nito, no? Napakaganda nitong ating devotional. No, basta't itatalaga natin at dadalangin tayo sa Panginoon na, Panginoon, ako'y mangangaral. Dalisayin at pakabanilin niyo po ang aking dila. Bakit? Dahil ang dila natin, minsan nakakagat natin. Ibig sabihin, minsan ay talagang ang dila natin ay pumapalintik ng mga masasakit, masasamang mga salita. Patawarin mo tayo ng ating Panginoon. Ang dila ay ginagamit upang magsalita ng mga katotohanan sa banal na kasulatan. Na katulad nito, na maging katulad tayo ni Pilipe na isang diakono, no, na nangangaral, no, at makita natin yung mga tupa ng Panginoon katulad ng yunuko na ito na nagbabasa na siya ng Isaiah o ng aklat na sa, ng Biblia, Old Testament ang binabasa kasi yun naman ang Bible nila noon eh. Nagkaroon lang ng New Testament ngayon, pero ang talagang Bible noon ay ang Old Testament. No? Naunawaan mo ba ang binabasa mo?
bago mo itanong yan sa ibang tao, kailangan muna na tayo, katulad ni Pilipi, bago tayo mangaral, dapat naunawaan din muna natin ang Biblia. Baka mamaya sabihin natin, naunawaan mo ang Bible. Ikaw pala, hindi mo naunawaan. Tanong ka lang tanong. Okay lang, naunawaan muna natin yung banal na kasulatan. Paano natin ito maipapaliwanag sa iba. So all mga kapatid, nakita ko dito kay Pilipi at sa panahon na yan, ang Panginoon talagang gumagabay sa mga nangangaral. Kahit na ikaw ay diakono, ano? Isang diakono sa panahon na yon ay talagang nangangaral. Pero karamihan ngayon sa diakono ay hindi alam na sila ay kailangan pala mangaral. O, huwag nating isaisip na layman lang o elder o pastor ang mangaral, pati po diakono, mga kapatid, pati po diakono. Ay kailangan na may personal na ministry o witnessing para tayo lumago at maranasan natin yung pagpatnubay ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid ko. No? So sa umaga na ito, isama natin patuloy sa dalangin yung ating pong pangangaral at gayon din po yung pangangaral dyan po sa homestead at sa buong Nueva Ecija. Ayan, na patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon at yung mga tupa ng Panginoon ay talagang makapakinig at sila ay tumanggap sa ating Panginoon at makahanap tayo ng mga maimpluwensyang tao upang makatulong din para i-push ang salita ng Panginoong Diyos sa lugar. So salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Kung kayo po may comments, tanong, ay inyong i-type lamang dyan. At kung kayo po may prayer request, yan po ibabasahin namin. Papangunahan tayo sa panalangin uli ni Brother Melvin Villasano. Pero bago yun, ay makakapakinig una tayo ng isang magandang awit. Papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Mambanal na mga pangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat po sa umaga na ito na kami ay inyong binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa halimbawa na kagaya ni Felipe na isang diakono na siya ay napakasipag na mangaral at mag-aral papatuloy ng Biblia. At gayon din siya ay nagagamit bilang inyong isang masipag at masikap na disipulo. Nawa po kami, maging hindi man kami diakono, hindi man kami mga layman, pastor, o elders, kami rin po ay magaya namin, halimbawa na kagaya na kay Felipe. Tulungan niyo po kami na kami ay magkaroon ng ang aming willingness ay mas lalong tumatag upang sa ganun kami ay magawa namin ang karapat-dapat na aming gawin. At patuloy kaming makatulong din naman sa gawain. At kayo ba man, kung ano man ang aming may share sa gawain, ay nawa ay makita namin ito. Kami ay makatulong din naman. Gaya ng pag-share ng mga lesson, pag-share ng mga online, pag-share ng mga books, at ano pang mga nalalaman namin patungkol sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa mga lesson sa bawat umaga. Kami ay nagkakaroon ng idea, kami lumiliwanag ang aming mga isipan, kami ay nare-revive at nabe-bless sa bawat umaga. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At sa kabila nito, kami pa rin ay makasalanan, kaya humihiling po kami ng kapatawaran kung sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa magpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Amy, na siya ay na-confine ngayon sa sakit niya na kidney failure. Ipuin niyo nawa po siya ng iyong pagpagaling na kamay. Ibagkaloob ang mga makusin, magagamot sa kanya dito sa ospital. At sa kanyang paglabas ay fast recovery at patuloy na kagalingan po ang aming inihiling para sa kanya. At ipagkaloob niyo rin po sa kanyang mga pamilya, kanilang mga pangailangan, lalo higit ay pinansyal. At ang kanilang alisin ang kanilang pagkaalala sapagkat nasa inyo ang tunay na kagalingan, hindi lamang pang physical, hindi pang spiritual. Sa pagpatuloy, nais din namin isama si ang apo ni nanay ni Risa na si Veronica Francisco na siya ay may lagnat at nawa po ay mawala na ang kanyang lagnat, manumbalik ang kanyang lakas at makabalik siya sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa at makita niya kayo na bilang isang dakilang magagamot na nagpagaling sa kanya. Ngayon din namin sinasama sa panalangin sina Olivia at si Rebecca Francisco na wa po kanilang karamdaman ay mawala na sa kanilang
kalusugan at bumalik sa kanilang dating kalusugan. Pagkalingin niyo po sila, hindi lamang po physical at lalo higit sa pang-espiritual. Patuloy po sila magtiwala sa inyo at madama nila na kayo ay nariyan, buhay at nagbabantay sa amin, nag-aalaga sa amin at magpuprovide na aming kagalingan, hindi lamang ng pang-physical at lalo higit sa aming pang-espiritual. Sa magpapatuloy ay nais din namin isama sa panalangin ang iba pang mga karamdaman. Ang baby ni Sister Cuses na patuloy pa rin na nagagamot, gayon din si Ate Gigi Concepcion, si Brother Henry Arenas, Gregorio Santin, kasama na rin si Sister Shirley Jacinto, at si Tatay Pentong, gayon din si Sister Nimpa, gayon din si pamilya ni Sister Rose Cruz Encarnado. Patuloy na sinasama namin sa panalangin si Brother Renato Santos Romnick and Olivia and Rebecca Francisco, kayo din si Sister Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jorquina, RSC, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet, Sister Gina, Arturo Duque, Erlinda Duque sa kanilang recovery. Ang mga pangalan po na ito kasama na iba pang mga pangalan hindi namin nabanggit na nasa banig ng karamdaman ay amin po nilalapit sa inyo sa umaga na ito. At ganyan din naman ang mga kapatiran na mga may pinagdaraanan sa buhay, mga pagsubok na mabigat, na po sila ay patuloy na tumingin pa rin sa inyo bilang aming provider at huwag namawang madala ang mga pagsubok sa buhay. At ganyan din ang mga kapatiran na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo na dati naging tapat ngunit nabigo natangay ng pagsubok sa buhay. Naway magbalik sila sa paniniwala, magtatapat at makasama namin sa paganda sa nalapit ninyo po natin. At sa huli, nais namin isama sa panalangin ang kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain nawa ang aming mga buong maghapon, ang aming kalusugan, ang aming pag-iisip. Kayo nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. Kami ay maging karapat dapat po sa inyo. Kasama na rin sa pagpapala sa aming mga anak buhay upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba, makatulong sa mga nangangailangan. Patawad po ang mga kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.